Lahat tayo ay may kwentong katatakutan. Mga karanasang kakilakilabot, hindi maipaliwanag, ngunit sadyang nangyayari. Isang bata ang madalas magpakita sa bagong condominium unit ng teen actress na si Angel Oxin. Akala ko kasi yung mga lumang bahay, yung mga madidilim na lugar, doon lang yung may mga nangyayaring kababalaghan, doon lang yung nakakatakot. Pero kasi sa experience ko, hindi ko akalain doon pala sa mga pinakabagong lugar, mga bagong tayong gusali, bahay, maliliwanag na lugar, eh pwede rin pala magkaroon ng kababalaghan. I see. Makilipad na rin pala yung iba mong gamit dito. Ay, yung iba po, Mr. Rios, bukas na lang po dadali ng mga movers. Well, Ms. Loxin, let me formally welcome you to your new home. Salamat po, sir. Hindi mo lang alam how thrilled we are nung malaman namin kukuha ka ng unit dito. Inaabangan ka na nga ng ibang mga tenants dito eh. Talaga po. Ay, sir, salamat po ah. Pero, sir, sana po maintindihan nyo na gusto po sana magkaroon ng konting privacy. Ayoko po kasing kung sino-sino na yung pumupunta dito sa unit eh. Yeah, of course naman. Rest assured na protektadong-protektado kayo dito. May naka-estasyon kami mga gwardiya sa lahat ng mga entry at exits. At may mga video camera kami sa lahat ng mga entry point at sa lahat ng mga hallways. And Papa, the last but not the least, your video intercom. Nakakonekta to doon sa receptionist sa ground floor. Para makikita mo kung sino ang gustong dumalo sa'yo. Ah, talaga ho? Galing ah. Okay ah. Bakit, Ms. Loxin? May problema ba? May problema ba? Wala po. Akala ko kasi may nakita ako eh. Tingin tutulog ako dyan sa dati kong tinitirahin. Hindi ko alam kung bakit. Basta tingin 12 midnight, lagi ako naalimpungatan. Tapos, bigla nilang sumasaging sa isip ko na kailangan pumunta sa 12th floor. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may nag-uudyok sa akin na kailangan pumunta ng 12th floor. Tinanong ko na sa security yung tungkol sa batang sinabi mo. At halos naikot na natin lahat na floors. Pero hindi kaya, baka may nakakapasok dito na hindi nyo lang alam. Imposible may makapasok dito sa higpit na security. Tulad na sinabi ko sa'yo, guardyado ang lahat ng mga entrances at exits dito. At on top of that,
may mga security cameras tayo sa hallways at dito sa elevators. Kaya wala makakapasok na hindi nila mapapansin. Mr. Rios, kailan po may huling umakyat dito? Mga tatlong linggo nang hindi nakapasok ang karpintero dito eh. Kaya as you can see, ang kapal na ng mga likabok. Mr. Rios, tignan mo to. Lagi kong tinatanong doon sa security guard kung meron na bang bagong lipat sa 12th floor. Eh, sabi niya wala naman daw. Kaya yun, tuwing uwi na lang ako, ayoko naman yung feeling na parang lagi nila mo yung sumusunod sa akin, kinakabahan na ako. So tinawagan ko ng kaibigan ko na bukas yung third eye. Hello? Miss Loxine, may bisita po kayo. Mr. Lian Sang daw. Ah, sige. Hello? Oh, bakit? Hi. Tingin ka sa taas. Tingin ka nga sa taas eh. Diyan ka pala. Bakit? Anong problema? Gabing-gabi na. Ter, dalang ba yung third eye mo? Ha? Ako pa. Gugutom na ako eh. Basta pakainin mo ako ha. Oo na, sige na. Umakit ka na dito ha. Ah, sige. Hiningi ni Angel ang tulong ng kaibigan niyang may third eye, ang teen actor na si Lester Lian Sang, upang matuklasan nila ang hiwaga sa likod ng nagpapakitang bata. Mukha nga, nahihilo ko eh. Ito lang tayo. Diyan kasi yung annex eh. Nagdaan dyan. Ito? Ay, huwag ka nang maiwan, oh. Saan niya? Terme, may nararamdaman ka ba? Ibang-iba itong lugar na to. Uy! Tignan mo ako meron. Bakit? Tingnan ko lang.
elevator po yata. Parang may sira. Munti ka po kayo matrap sa loob. Naku, mukhang may aberya na naman. Pero tuwing papatingin namin ng elevator, wala naman nakikitang problem ang mga technicians. Pasensya na kayo ha, pero tatawagan ko nilang repair. Esther, bakit ayaw mo sabihin sa kanya yung totoo? Kahit kanino ka naman sabihin, wala maniniwala. Anong gagawin natin? Basta mag-iingat ka lang. Mabuti pa siguro, mag-stay ka muna kay Tita Becky hanggat wala ka na na ibang kondo. Mahihirapan ka dito. Natakot na talaga ako din sa dati kong tinitirahan. So, ginawa ko, naghanap na lang ako ng bago kong maglilipatan, ng bago kong kondo. At awa ng Diyos, wala naman nagpaparamdam. Sana, wala naman sana. At happy naman ako din. Dalawang klase lang kadalasan yan. Yung tinatawag na psychical impressions at saka yung tinatawag na meron talagang entity. Ngayon, ang psychical impressions kasi dahil sa kapasidad ng talino ng tao, ng mind ng tao. Kuminsan, pag malakas ng psychical impressions na na-absorb ng isang lugar, ng isang bahay, kahit na gaano kamoderno, pag meron isang taong sensitive na dumaan doon, masasagap niya itong tinatawag ng mga psychical energies na to, na makikita niya kung ano yung nangyari dati na parang isang pelikula na merong instant replay. Pag sinabi naming entity, may conscious yan na ginagawa, na paiba-iba yung ginagawa niyang habit. Da malalaman mo na talagang kumbaga, nandun talaga yung taong yon na dating buhay. Pag merong talagang lumitaw na talagang entity sa isang lugar, ang nararapat na gawin ng mga tao doon ay purbahan na makakausap itong mga entity to para malaman kung bakit pa rin sila nandoon sa lugar na yon. At kung malaman man nila kung anong problema man o ano dito, kung mahahanapan na ito ng solusyon, ay dahan-dahan na rin mawawala yung pagpaparamdam nitong mga entity na ito.